Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales YouTube channel. Partikular na po sa ating admin narrator na si Sir Jean Carlo. Sa walang sawang pagbabahagi ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan para po sa ating lahat. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Mean. Nangyari po ito taong 2014 nang ako ay nagbakasyon sa probinsya ng aking lola sa Batangas. Kararating lang namin nun sa Batangas at maaga kaming bumiyahe pero gabi na nang kami ay nakarating. Apat na araw ang bakasyon namin sa probinsya nila lola. Kaarawan niya kasi kaya kung maaari lang ay sulitin na namin habang nandito pa kami. Binuhat ko ang aking mabibigat na mga bagahe at lupaypay na pumasok sa loob dahil napagod ako sa isang araw na biyahe. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay sinalubong agad ako ni Lola ng halik at mahigpit na yakap. Wala pa rin pinagbago si Lola. Malambing pa rin siya sa kanyang mga apo. Habang nakayakap siya sa akin ay lumabas ang aking pinsan sa kanyang kwarto. Kumalas ako sa yakap ni Lola at niyakap ang aking pinsan. Matagal-tagal na rin hindi kami nagkikita-kita. Kung nandito lang din sana ang lolo ko, ay paniguradong masaya rin iyon. Kaso, nasa langit na po siya. Nagkukwentuhan at nagkukulitan lang kami hanggang sa sinabi ni Mama na minsan daw ay matigas ang ulo ko. Para sa akin, normal lang naman na maging matigas paminsan-minsan. Napansin ko na parang sa akin nakapokus o nakasentro ang usapan nila. Kaya nagpaalam na lang ako sa kanila na papasok na muna ako sa kwarto. Matutulog na sana ako ngunit biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang pinsan kong babae. Sinabi niya sa amin na gagala raw kami. Siyempre, hindi ako pumayag dahil 10 oras na ng gabi at paniguradong pagagalitan ako ni Mama kapag nalaman niyang umalis ako ng bahay. Sabi niya sa akin na may ipapakilala rin daw siyang lalaki kaya pagkarinig ko nun ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Nag-ayos agad ako at handa na kami sa plano naming pagtakas. Hindi rin naman kami papayagan kapag nagpaalam pa kami. Kaya sa bintana kami ng pinsan ko dumaan. Kabisadong kabisado na niya ang ganitong mga galawan. Pero dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na tatakas ako upang makagala lamang, ay sobrang kaba at nervyos ang nararamdaman ko. Tumakbo kami ng pinsan ko sa maisa nila Lola. Tinanong ko siya kung saan kami pupunta at sinabi niya sa akin na sa kabilang baryo ang patungo namin. Nagulat ako sa aking narinig kaya napahinto ako sa pagtakbo at tinanong ko siya ulit kung totoo ba ang sinasabi niya na sa kabilang baryo pa dahil baka malayo ang lugar na iyon. Pero ang sabi niya sa akin ay huwag daw akong mag-alala dahil malapit lang naman daw. Dumaan kami sa mapuno at madamong lugar. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan kaya kahit papaano ay nakikita namin ang aming dinadaanan. Nang gabing iyon ay naririnig namin ng iba't ibang huni ng mga hayop at ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa aking balat. Sinabihan pa ako ng pinsan ko na bilisan daw namin ang aming mga hakbang dahil baka makahalata raw sila Mama at Lola na kami ay wala sa bahay.
Binilisan ko na lang ang aking mga hakbang habang kinakalmot ko ang aking braso at binti dahil sakati galing sa mga matataas na damo at talahib. Reklamo ako ng reklamo habang naglalakad pero itong pinsan ko ay parang wala lang sa kanya ang mga talahib. Sabagay, sanay na siya sa buhay probinsya. Ilang minuto rin ang lumipas bago namin narating ang kampay sa ilalim ng punong mangga. Sa punong daw iyon namin hihintayin ang sinasabi niya sa akin na ipapakilala niya raw. Umupo kaming dalawa ng pinsan ko sa kampay. Kasya naman kaming dalawa dahil hindi naman kami katabaan. Sakto lamang. Nagkukwentuhan lang kami ng pinsan ko habang sinasamyo ang simoy ng hangin. Gusto ng pinsan ko na rito na kami sa probinsya tumira kasama sila. Ngunit hindi pa maaari dahil may trabaho ako sa Maynila. Maya-maya pa ay dumating na ang hinihintay namin. Nilapitan ng pinsan ko ang isang lalaking maskulado ang pangangatawan at sinabing nobyo raw niya iyon. Niyakap niya ito at hinalikan. Ipinakilala naman ako ng pinsan ko sa isa pang lalaki. Aaminin ko, medyo type ko ang lalaking ipinakilala sa akin dahil sa kanyang dalawang biloy sa pisngi. Medyo nahiya pa ako nung una pero di katagalan ay magkasundo rin kaming dalawa. Magaan siyang kausap, kasama, at masarap kakwentuhan dahil palabiro ito at palaging masayahin na parabang walang kaproblema sa kanyang buhay. Easy go lucky kumbaga. Habang abala sa pag-uusap ang pinsan ko at ang nobyo niya, ay mayroon din kaming oras para mas makilala pa ang isa't isa. Nalaman ko rin na siya lang ang nag-iisang anak at katulad ko ay nagbabakasyon lang din siya sa probinsya. Tinanong din niya ako kung taga rito ba raw ako, kaya sinabi ko na dito ako ipinanganak at lumaki. Pumunta lang ako ng Maynila dahil nagtatrabaho ako doon at katulad niya ay nagbabakasyon lang din ako sa probinsya ng lola ko. Tumango naman siya sa sinabi ko. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanyang mukha dahil napakakinis ito at baby face pa. Habang nag-uusap kaming apat ay may narinig kaming ingay sa talahiban. Pinagmamasdan ng pinsan ko ang paligid at pati ako ay inilibot ko na rin ang aking paningin. Nangilabot ako nang makita ko ang apat na pares ng mapupulang mga mata na nakasilip sa nakaawang na dahon ng mga talahib. Dahil sa nakita ko, ay tinanong ko agad sila at itinuro kung ano iyon. Ngunit bigla na lang lumabas sa talahib ang dalawang nilalang na nakakatakot. Dahil sa takot, ay nagsitakbuhan kaming apat na magkakahawak kamay. Habang tumatakbo kami, ay tinanong ko sila kung anong klaseng nilalang iyon. At ang sabi naman ng nobyo ng pinsan ko, ay mga aswang daw ang nakita at humahabol sa amin. Nagulat na lang ako nang may biglang humawak sa aking binti, dahilan upang madapa ako sa damuhan. Noon ko palang nakita ng malapitan ang aswang na sinasabi nila. Mapupulang mga mata, nakalabas ang mahahabang dila nito. May mga matutulis itong ngipin, makakapal na balahibo at ang mukha nito ay katulad ng pinaghalong aso at tao. Sa madaling salita, nakakatakot at nakakapangilabot ang kanyang anyo. Isama mo pa riyan ang kakaibang amoy na hindi ko maipaliwanag. Tila ba amoy dugo, malansa, o parang isang nabubulok na karne ng hayop? Mas lalo pa akong nasindak nang hilahin ako nito. Hinampas ko ng hinampas ang aswang lang balingsang ang kahoy na sa gilid ko lang nakita habang pinagtulungan naman nila akong hilahin palayo sa aswang. Lahat ng palo ko ay tila ba baliwala lamang rito. Maya-maya pa ay napatakip kami sa aming tainga ng malulong ito ng isang nakakapanindig balahibong alulong
na para bang nagtatawag pa ito ng kanyang mga kasama. Umiyak na rin ako noon dahil sa nangyari sa akin. Nagsisisigaw ako at humihingi ng tulong sa kanila na huwag nila akong hayaang malapa ng aswang. Nakita ko noon ang lalaking nakilala ko na may dalang malaking bato at dali-dali niya itong ipinukpok sa ulo ng aswang. Nabitawan ako ng aswang kaya dali-dali nila akong tinulungang makatayo at tumakbo na naman ulit kami. Pareho kaming hinihingal at naliligo rin kami sa aming sariling mga pawis. Ngunit wala na kaming pakialam pa nung mga sandaling iyon. Ang nasa isipan naming lahat ay ang makalayo sa mga aswang na humahabol sa amin. Sinisigo pa ang aking pinsan dahil kung hindi kami umalis at tumaka sa bahay, ay hindi mangyayari sa amin ito. Nag-away kami ng pinsan ko habang tumatakbo. Nagbabatuhan kami ng mga salita dahil unang-una, kasalanan naman niya talaga kung bakit kami nagkaganoon. Tsaka pa lang kami tumigil nung sinaway kami ng dalawang lalaki na itigil na raw namin ang aming bangayan dahil nangyari na ang lahat at hindi na maaaring ibalik pa ang oras. Napatigil kami sa pagtakbo na may humarang sa aming dalawa pang aswang. Tumakbo na naman kami sa bandang kaliwa at nagtago sa malaking bato kung saan may mga matataas na talahib ang nakapalibot dito. Natahimik kaming bigla at pinigilan namin ang aming hininga nang makita namin sa nakaawang na dahon ng talahib ang mga aswang na dahan-dahang lumalapit sa aming kinaroroonan. Na sa tingin ko ay mga nakikiramdam din sila sa amin. Tinakpan ko ang aking bibig at pigil na huwag makagawa ng anumang ingay. Tagaktak ang butil-butil kong mga pawis. Mas lalo lang akong nakaramdam ng kilabot at takot ng umihip ang malakas na malamig na hangin. Nanonoot ito sa buo kong kalamnan. Ilang minuto nang nagdaan ngunit hindi pa rin umaalis ang mga aswang na tila ba naghihintay at nag-aabang sa aming paglabas. Mas lalong nadagdagan ang kabog sa dibdib ko nang madagdagan pa iyon ng isa pang aswang. Kahit pinagkakakagat na kami ng mga langgam, ay hindi pa rin kami gumalaw kahit na kating-katina ang mga paa ko. Hindi namin namalayan na may bahay pala ng langgam sa likod ng malaking bato kung saan kami mga nakatago. Naghahalong emosyon ang nararamdaman ko. Takot, pangamba, sakit, kate, at pag-asa na sana'y makaligtas pa kami nung gabing iyon. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagdarasal na sana'y sa pagmulat ko ay wala na sila. Ngunit sa aking pagdilat ay nakita ko ang mga laman loob na nilalantakan ng aswang na parabang sarap na sarap ito sa kanyang kinakain. Gusto kong maduwal ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Nakita kong dumausdo sa kanyang siko mula sa kamay niya ang napakaraming dugo. Pati sa kanyang bibig ay may mga dugo rin. Sige lang sa pagdaloy ang pawis sa aking noo dahil sa aking nasaksihan. Sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib na halos marinig ko na nga ang tibok ng puso ko sa sobrang lakas nito. Kung may sakit pa ako sa puso, ay baka inatake na ako ng mga oras na yun dahil sa labis na tensyon. Nanginginig na rin ang buo kong katawan. Alam kong ganon din ang nararamdaman ng mga kasamahan ko habang nandoon kami sa likod ng bato. Napasigaw na lang ako nang may biglang bumagsak sa aking likuran at sa paglingon namin ay nakita ko ang isang aswang na naglalaway. Kumaripas kami ng takbo. Ilang beses na rin kaming nadapa at nagpagulong-gulong ngunit babangon lang at tatakbo ulit sa pagnanais na makalayo kami sa mga nilalang na iyon. Naririnig ko ang sunod-sunod nilang mga alulong. Kasabay noon ang mas nakakatakot na huni ng mga tuko na hindi namin alam kung saan mga nanggaling. Naghawak-hawak kaming kamay ng pinsan ko. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. At habang tumatakbo kami,
ay patuloy rin sa pagpatak ang aming mga luha. Ngunit sa kaligitnaan ng aming pagtakbo, ay may biglang humila sa pinsan ko. Nagsisisigaw siya at pilit na ako mawala sa pagkakahawak ng aswang sa kanya. Naganap ako ng pwede kong magamit laban rito. Nakita ko ang bato na medyo may kalakihan kaya tinawag ko agad ang dalawang lalaki para buhatin ang batong iyon at ibinato nila iyon sa aswang. Nasakta naman ito kaya nabitawan niya ang pinsan ko. Akma na sana kaming tatakbo ngunit may humila na naman sa akin. Natumba ko sa damuhan at namimilipit ako sa sakit nang kalmutin ng aswang ang aking braso. Pinagtulungan naman nilang hampasin ang aswang dahilan upang mabitawan ako nito. Mapapakapit ako sa tuwing hahapdi ang kalmot ng aswang sa akin. Hindi nila tinitigilan ng aswang at nang nanghina ito, ay inilalaya nila ako patungo sa may ilog. Medyo nahirapan kami sa pagtawid dahil sa kalagayan ko. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil narating namin ang dulo ng ilog. Pagkalagpas namin rito, ay binuhat ako ng lalaking pinakilala sa akin ng pinsan ko. Binuhat niya ako hanggang sa makarating kami sa may kalsada. Nagsisisigaw naman sila ng tulong at nagsilabasa naman ang mga kapitbahay namin. Medyo malapit na kasi kami sa bahay nila lola noong mga sandaling iyon. At paniguradong pagagalitan ako ni mama at lola dahil sa nangyari. Nilapitan naman kami ng aming kapitbahay at tinulungan. Nang lingunin ko ang talahib kung saan may ilog doon, kung saan kami dumaan, ay wala na yung mga aswang na umatake at humabol sa amin kani-kanina lamang. Ilang minuto lang ay dumating na nga sina Lola at Mama. Tuluyan na akong napahagulhol sa kanilang harapan. Pati ang pinsan ko ay umiiyak na rin kagaya ko. Pinagalitan kami nila Mama pero mas nanaig pa rin ang kanilang pagmamahal sa amin. Alam kong kaya nila kami pinagalitan dahil sa nag-aalala lang sila sa amin ng pinsan ko. Humingi ako ng sorry kina Lola at Mama sa lahat-lahat ng ginawa ko at ipinangako ko sa kanila na hinding-hindi na iyon muling mauulit pa. Ang pangyayaring iyon ay nagsilbing aral na rin sa akin na huwag tayong gagawa ng anumang hakbang na ikakapahamak natin. Palagi po sana tayong mag-iingat at magdarasal sa panibagong buhay na ibinigay niya sa atin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at ang aming karanasan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!